And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo tong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So ngayon pag-usapan natin, ano yung dalawang dalawang sign na lang para malaman mo na totoong leader yung member mo na kinoconsider mo na potential leader or leader. Totoo talaga sila. Okay? Number one is yung sinabi ko kanina, yung kusa. Pero this time, kusa na whether nandyan ka or wala, tuloy-tuloy lang siya. Yung hindi siya nakaasa sa'yo. Yung bilang member is interdependent siya, kumbaga. Kapag kailangan niya ng advice mo, hindi siya nagtulong sa'yo, pero nandyan ka man or wala ka, okay, bilang upline niya, nandyan ka man or wala ka, hahataw siya. Kukunin niya yung pangarap niya, tutulungan niya yung mga tao niya. Di ba? Magkukusa siya, humble attitude pa rin siya, kukusa siya, tulungan yung mga tao niya, yung service niya sa tao niya. Nandyan ka man o wala ka, nakatingin ka o hindi, minomonitor mo siya o hindi, hindi ka niya kailangan. Na hindi niya kailangan ng motivation mo para humataw. Pero that doesn't mean hindi mo na sila papakilaman, ha? Hindi mo na gano'n nag-work yun. Basta ako, mga leaders ko gano'n. Diba? Pero sinasabi ko sa kanila, pag kailangan mo ako, promita ka sa akin. Kasi nga, sinabi ko lang sa inyo, transparent ako sa kanila eh. Yung sinasabi ko sa mga members, lalo na ito, nakapublic tong video na to, transparent ako sa kanila. Sinasabi ko sa kanila na priority ko, diba? Yung pinapriority ko. Ewan ko sa ibang videos ko yata to nabanggit na... Oh, nababanggit ko to sa mga videos ko na pag ako nagbubukas ng messenger, ang priority kong sagutin, number one, core leaders, number two, leaders, number three, members, then number four, the rest. Okay, mga prospect, kung sino pa mga tao, yun yung priority ko. Transparent ako sa kanila. Since leaders kayo, sinasabi, rumekta kayo sa akin, pag kailangan nyo ako, as long as available ako, sasagutin ko kayo kasi kayo nga yung priority ko. Diba, dito sa grupo natin. Alam rin yan ng mga members. At sinasabi ko yun sa kanila at ina-explain ko sa kanila bakit ganun ang prioritization ko. Kasi nga, yung in-explain ko na 24 hours lang yung meron ako, what if lahat kayo bibigyan ko ng oras? Hindi naman kayo lahat committed eh. Sayang. Kaya ko nga binuo yung system natin, yung Team Genuine, yung grupo na yan, yung culture natin na ganito, ay para kahit wala ako, yun, asahan nyo. Diba? Yung mga training doon, yung mga tools natin na ginagamit, 5Ms, diba? Kung alam nyo yung 5Ms, yung kompleto. Diba? Para hindi yung, kasi sinasabi ko sa kami mga leaders, ako, especially ako, hindi kami 24/7 nandyan para sa'yo. Diba? Hindi kami CSR, hindi nyo kami nanay at tatay na ano, na, at hindi ka namin baby, na kada iyak mo, andyan kami para sa'yo. Hindi. Diba? At hindi ka naman baby eh. So, yun pinapaliwala ko sa kanila. So, sinasabi ko ng mga leaders ko, kapag kailangan nyo ako, lapit na kayo. Kung hindi, hindi. So, yun na yun. And mas natutuwa ako. Either way, aliman yung gawin nila, lumapit sila sa akin for advice, hindi sila naman, okay ako. Diba? Leverage. Diba? Nagkakaroon ako ng leverage. Hindi ko sila minomonitor. Diba? Meron piling mga leaders na meron kami parang accountability program na dinidevelop. As of the making of this video, meron kasi akong bagong program na dinidevelop na exclusive para sa team ko. Yung tinatawag ko na Top Earner Program, Top Earner Academy. So, meron kami dine-develop na gano'n. So, kami mga core leaders yung unang nagtitest, okay, kung paano siya gagamitin. Okay? So, meron kami dung accountability na every week nag-share kami kung ano yung production namin. So, yun. Hindi pa siya kompleto. Naka-beta pa lang. Tinetest pa lang namin bago namin i-share sa mga leaders. So, mga leaders lang yung pwedeng mag-apply para sa program na yun. Na exclusive pa lang sa team ko. Siguro in the future, i-open ko rin yung public. Siguro, di ko alam. After 3 years, di ko alam. So, yun. Binibigyan ko lang kayo ng context behind. So, yung number one na sign na totoong leader yan, kusa. Nandyan ka man o wala siyang pakilam, hahataw siya. Ay, leader yun. Matuwa ka, di ba? Leverage ka na agad. Okay? And number two, ito, this will be sobrang laking factor nito. At ngayon, as of the making of this video kasi ay may COVID-19, quarantine ang Pilipinas, at I think buong mundo, hindi naglalabas mga tao. Ito, mapapatunayan mo na kaagad ngayon kung pinapanood mo na tong video na to na naabutan mo pa yung quarantine. Dito mo na makukuha yung number 2, na sign, na totoong leader yan. Because this is a tough time. Maraming apektado, even kami, bumaba yung income. Kasi nga,
yung mga deliveries namin, yung mga products namin and packages namin, delayed. Diba? Kaya talagang baba income. Hirap. Hirap ng these times are tough. Pero dito mo na nga mapatunayan kung sino yung leader. Sabi nga ni Simon Sinek, tatagalugin ko na lang kasi English eh. Medyo mahaba pati. Na hindi mo matetest ang tatag ng crew sa isang bangka or barko sa kalmadong dagat. Matetest mo kung gaano sila katatag yung crew mo kapag ka maalon, bumabagyo, or the seas are rough. Yung hindi kalmado yung panahon, yung tubig. Diba? Doon man nila makusin dito talagang matatag. And that's completely true. Ngayon is time of crisis, global pandemic. Dito mo mapapatunayan sino doon sa mga leaders mo, yung totoong leaders mo, or leader-leaderan lang. Diba? Kasi yung mga leader-leaderan mo lang dyan, lalabas. Lalabas na yan yung bigla na lang titigil, diba? Magdadahilan, mag-i-excuse. Kasi quarantine. Diba? Gagawa ng kung ano-anong drama, negative. Tapos kasi yung mga tao mo dyan na tutuloy lang, ahataw lang na parang walang nangyayari or isip lang ng isip ng solusyon, diba? Nandun pa rin yung hunger, yung gigil. O yun yung totoo mong leader. Pag yung mga nag-quit na dyan, nag-inactive na, hindi leader yan. Diba? Walang leader na nag-quit sa walang kwentang dahilan. Yeah. May mga leaders na nag-quit katulad ko, nag-quit ako before sa dati kong company kasi na unethical eh. Unethical talaga. Puro kasi sinungaling tinuturo sa amin. Hindi ko na kaya. Pero nag-quit ako sa pagiging unethical. Hindi ako nag-quit sa network marketing industry. Dito pa rin ako. Okay? So, dun mo malalaman, when times are tough, masakit yung mga ganitong panahon. Pero ako, since napagdaanan ko na to ilang beses na yung ganitong, hindi naman ganitong klase ng crisis, pero yung crisis na naglalagas yung members dahil napagsarahan ako ng company, yung pinakang una na ano na crisis is yung umalis na ako dun sa una kong company kasi naghahanap na ako ng iba, tapos binibuild ko pa lang yung Team Genuine that time, 2016. Binibuild ko pa lang. May mga ilan pa akong kasama nun, siguro mga pito sila na galing dun sa previous company. Then lahat sila umayaw na din. So, sakit sa akin nun. Sobrang sakit kasi itong mga tao na to, 1 to 2 years ko nang kasama. Diba? Sila yung mga nandyan, stay, nakakala ko talagang sasama sa akin. Hanggang dulo. Tapos lahat sila nawala, maliban kay Grace kasi naging girlfriend ko. Diba? Isa siya dati kasi yung downline sa, hanggang ngayon, downline ko pa rin naman siya sa company namin ngayon. Pero downline ko rin siya sa una, sa pinakang una. So, siya lang inatira dun sa generation na yun kasi naging girlfriend ko. Diba? So, wala siyang choice. So, sasama talaga. Kaya, after noon, sobrang sakit sa akin, talaga. Hindi na to yung ano eh. Tapos yung ikalawa, nakapag-build naman kami ng maraming members, tapos bigla naman nagsara. Diba, nagsara yung company. Another na naman na nagsakit. Kaya, itong ikatlo na to na nangyayari na pandemic, hindi na siya sa akin, ano, bago. Mas natutuwa pa nga ako eh. Hindi ako masaya dahil may pandemic, may COVID-19. Hindi ako masaya dyan. Okay. Wala akong dahilan para maging masaya dahil may virus, di ba? Habang nagsasuffer yung mga tao, yung mga frontliners natin. Pero ang nakikita ko is yung positive side niya, which is dito malalaman ko sino ba talaga sa mga members ko, sa mga leaders ko na kinoconsider na yung talagang leader. Dito malalaman kung sino talaga. Eh kung they will end up as a loser, that's great. Walang personalan, okay lang sa akin. Pero na-test ng time. Alam ko na ulit kung sino yung tao na bibigyan ko ng time and effort. Adjust ulit ako. So, nakikita ko siya as magandang bagay. No? Hindi ko naman aawayin yung tao na yun or kung sino man kung sakaling mangyari. Kasi as of this moment, tuloy-tuloy sila ng hataw eh. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. Hindi naman sasama ang loob ko sa kanila. I will understand. Sige, may tough times talaga eh. Mahirap talaga yung panahon eh. Pero at least alam ko sino talaga yung Lydia, subok ng panahon. Okay? Subok ng panahon. So, this is an unexpected na nangyari. Walang may gusto nito. Hindi ko to gusto. Pero nagiging proactive lang talaga ako na hinahanap ko ano yung maganda. So, dito ko malalaman kung sino talaga yung matatag. Hindi lang sa mga leaders, pati sa mga members ko. Dito ko malalaman kung sino ba talaga dyan yung mga talagang committed na tao, sino mo talaga yung may pangarap, yung seryoso, hindi yung puro dadak lang. Diba? Dito ko malalaman. Diba? Kasi nakikita ko, sino tuloy-tuloy pa rin, sino naghahanap ng paraan, sino yung continuous na ginagawin ng gusto. Nakikita ko kung sino sa kanila. O, ito yung mga taong next in line. Next in line na maging leader ko.
Kasi times are tough, pero andiyan ka pa din. Yun ang mga kapag, hindi ako naniniwala sa salita. Kahit ano sabihin nila nun. Jay, seryoso talaga ako. Ito na talaga. Power talaga to. I will never quit. I will never quit. Pamungguloy, di ba? Huwag niyo sasabihin yun. Kasi yung mga tao nagsasabi ng I will never quit, sila yung unang-una nagkupit. So, hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao, ng mga members ko. Hindi ako naniniwala sa kung na sinasabi nila ng malalim vision may nila. Tunayan mo. Hindi ako naniniwala sa salita. Doon sa gawa. Okay. These are the times na pwede mong patunayan. Diba? Hindi para sa akin, hindi para sa mga nanonood, hindi para sa mga sa mga uplines mo, hindi mo pinapatunayan to para sa kanila. Pinapatunayan mo to sa universe, pinapatunayan mo sa Diyos na seryoso ka dun sa pangarap mo, gusto mo talaga siyang makuha. Ito yung tamang panahon para patunayan mo. Okay? Hindi para sa kumpanya, sa upline, sa mga may-ari, hindi para sa kanila. Para sa'yo, sa pangarap mo, sa family mo, sa universe, sa Diyos, na seryoso ka. Totoo yung sinasabi mo na gusto mo talaga. Okay? So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. Question of the day, ano yung pinakang tumatak? Sa isip mo, comment mo dyan sa ilalim itong video na ito. Ano yung pinakang tumatak na lesson sa'yo dito sa video na ito? Kung meron ko mga katanungan, comment, violent reaction, or whatever suggestion, comment mo dyan sa ilalim itong video na ito. Like mo kung nagustuhan mo siya para malaman ko kung ano yung mga videos na nagugustuhan nyo talaga kasi nakikita ko yung statistics nyo dito. Kasi ano yung mga pinakamaraming videos para mas marami pa akong gawin na videos tungkol dito sa topic na ito. Okay? And share mo to sa mga teammates mo, members mo, or anyone na alam mo na magbe-benefit dito sa training na ito. Libre lang naman. Wala naman kayong binabayaran sa training na ito para makatulong tayo sa kanila. Now, meron akong ginawa na training na alam ko makakatulong sa inyo. Ito yung tinatawag ng Serrano Academia. Okay, yung Serrano Academia kasi, ito ay hiwalay sa grupo ko. So, hindi mo kailangan na maging part ng Team Genuine or ng group ko or ng company ko para ma-access mo to. Ito yung ginawa ko na training platform para sa mga network marketers na gusto talaga yung matutunan yung mga knowledge na meron ako, yung training na ginagawa ko. Kasi basically, yung mga training na nanggaling lang rin naman sa Team Genuine is nilalagay ko rin pautay-utay sa Serrano Academia. Pwede nyo i-visit yung website na yon, Serrano Academia. So, makikita nyo dito sa video na ito, serranoacademia.com. So, for example, meron ako ng training about sa kung paano sagutin lahat ng objection ni prospect. Meron ako ng training kung paano ako magkakaroon ng unlimited na prospect na hindi mo kailangan mag-Facebook ads, hindi mo kailangan magbayad sa Facebook ng mga ads na yan. Meron akong ginawa training na ganun, paano kung mahiyain ka, introvert katulad ko, dinalata ngayon, na paano ka makakapag-build pa rin ng team at magsasucceed sa network marketing kahit na mahiyain ka, hindi kayong madaldal katulad ko. hindi kayong jolly na upline or na network marketer. So, yun yung mga example ng mga training na ginagawa ko doon. Visit nyo yung website, serranoacademy.com. Marami pa kayong makukuha ng mga valuable training na sigurado makakatulong sa inyo para magka-resulta ka sa business mo sa ethical na paraan. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!